positive na daw ako. Natakot naman ako. Hi mga best! Welcome back to my YouTube channel! Ayan! Ito na naman tayo sa panibagong vlog dahil nakasama natin ang ating best ngayon. So, ang kulit nila mga best. So, dito ngayon, punta muna kami ng supermarket kasi magluluto kami ng sinigang at mamimili kami ng ng mga sangka para sa sinigang. As usual, syempre, tatlo naman kami. Yan po, hawak ka man! Siyempre, bago... Yes! Yes! Yan. So, bago tayo mag-start ulit, don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And, follow nyo po ako sa aking mga social media sa Instagram, Facebook, and Twitter. So, sobrang init ng mga besh. And, last day na ng ating... Eid or holiday. Kaya... Ayun, pasok na naman. Back to normal after 5 days ng off. Besh, kamusta ka na, Besh? Okay na, Besh. Miss you, Besh. So mga Besh, balitaan namin kayo. Punta muna kami ng supermarket. So ito mga Besh, nandito na kami ngayon sa loob ng supermarket. So nandito kami sa vegetable area. Ang taray vegetable area. So dahil nga sinigang ang aming lulutuin, kuha tayo ng mga sangka para sa sinigang. So una kamatis. Si mentor. Hi my friend! Hi, yeah. Where are you from? I'm from India. India. Kerala? So dito tayo. Ano mga kapunin ka? Labano. Kamatis. Kangkong. So medyo, wala masyadong tao kasi mga best, late na. Alas dos na, kumbaga tapos na yung tanghalian. Kami kakain pa lang. Pero kasi maaga naman kaming kumain din. At busog pa naman kami kaya, ayun. Ayun na. Oh, best ikaw. Ito. Anong ginagawa mo dyan? Mukha ng okra. Okra, para saan ang okra? Para sa punta sa sakit. Goiter. Goiter? Yes. Paano ba yung goiter? Gamot doto. Sa goiter? Bird. Search mo sa YouTube. Ano? Tapos na kaming mamili at pabalik na kami ng bahay. Grabe ang init, no? So ngayon, gusto din ni Besh na mag, ang ba yung karak? Karak. Kahit sobrang init. Wala akong dala, ha? Yan tayo, eh. So mga Besh, balitaan namin kayo pag nandun ako sa bahay ulit. Kasi, hinga, saka sobrang init, promise. Ilang degree pa ngayon, Besh? Ma-specify kung ilan eh. So, bye-bye na ulit mga besh.
Okay mga besh, nagbabalik ulit kami at nandito na kami sa bahay ngayon para ituloy ang pagluto ng hangkong. Kung nakita nyo kanina, nakabili na kami ng ano, ng... ng sinigang. At kanina, pinakita na namin sa inyo kung saan kami bumili. Kumbaga nagpunta na kami ng supermarket, nabili na namin yung mga sangka para sa sinigang na baboy. So ngayon naman is... Siyempre, asikasuhin na namin yung pagluluto. And habang natanggal ng dahon ng kangkong, so chika-chikahan lang kami ni Beshi. Kasi alam niyo pa mga Besh, medyo matagal din namin hindi nakasama si Ricky. One year din kami nang hindi nagkita kaming tatlo. Though, kami naman ni Edward, lagi kayo magkasama. Every Thursday, nandito ako sa kanila. Pero si Ricky, napakadalang. Parang ulan lang yan. So si Ricky, madalang na... pumunta dito. Parang ulan, di ba? Madalang na umulan. Kaya, ayun. So, kamusta ka naman, Besh? Ano yun? Ito, okay lang, Besh. So, ano mga pinagkakabalahan mo ngayon, Besh? Sa ngayon, trabaho lang. Bahay, trabaho, bahay. Pero ngayon, nakatakas ako ngayon. Nandito ako kay Labalong, kay Besh Edward. So, yun nga mga pinagkakabalahan mo lagi, Besh. Yun lang yung ano. Nawala yung mag-Besh. Bilang pinagkakabala mo lagi, ano ba, bukod sa trabaho, ano na ba, kamusta na ba si Ricky ngayon? Ano mga update? Ito, mataba pa rin, pero cute na pa, di ba? So medyo matagal ang ano. Besh, tignan mo yung ano ha, kasi yung iba madumi. Hindi, kaya nga hugasan natin ito eh. Diba? Besh, ako lang ito. Galit ka. Ang hirap lang kasi pag naghihimay ng ano, tawag dito diba himay? Himay. Naghihimay ng dahon ng kangkong, medyo matagal, saka mabuhangin siya. Ang hirap pa naman pagbuhangin. Wes, sasama to? Besh, mahirap pa naman pagbubuhangin, no? Ah, oo. Nakakain ka na ba ng may buhangin? Ay, hindi. Kasi mahirap yun eh. Hindi ka ba nakakain ng may buhangin? Mahirap yun. Nagtanong ako sa aking social media, lalong-lalo sa Instagram, kung anong gusto niyong itanong. Isa sa mga napili kong tanong din na pwede namin pag-usapan ngayon, ang sabi ay, ano ang natutunan mo ngayong pandemic? Ay, ang diba? Dami. Ganda, ang ganda ang tanong din yun dahil nga, ang dami. Ano pa rin tayo nandun pa rin tayo sa stage ng pandemic, ang tawag dun, Besh? Pandemic... bukod sa mga napagdadaan natin sa buhay at ngayong pandemic, ano-ano ba yung mga natutunan mo ngayon sa pandemic? Mas dahil, ngayon natutunan ko, Beth. Ano ba? Ano natutunan ko? Bawal lumabas. Reko! Pichak mo yan, ha? Ang natutunan ko, siyempre una-una ay yung pag-iingat pa rin tulad ng huwag masyadong maglalabas kasi kaya sa totoo lang, kukwento nga pala nagka-COVID ako. Ayon. Ang hirap pala. Ang hirap magka-COVID. Na alam kong nagkaroon siya ng COVID pero hindi ko alam talaga kung ano yung buong detalye kung bakit siya nahawa sa COVID at kung ano yung pakiramdam na may COVID. Naranasan ko nung nagka-COVID ako kasi nung actually nung nag-birthday ako January walang date bawal nakakaramdam na ako nung bago ako mag-birthday parang feeling ko kasi may partner ko lagi pero ini-ignore ko lang kasi gawa nga nung parang malalang kasi alam ko naman na safe ako kasi puro din nga chemical yung ginagamit ko rin tapos yung nag-birthday na ako nung time na birthday ko kinabuhasan ayun, sinisip ko na ako ano, parang iba na to tapos another day ayun, natuloyan na ako ang temperature ng init ko 37.9 okay tapos di sabi ko din ako pasok kasi nga, ano na nga yung kinabuhasan ayun, talaga lalo akong lumalang ilalandig ako masakit ang ulo mo, may sipong ka, pero pa. So yung mga sintomas ng
COVID na sa iyo talaga. Oh. Alam mo pa rin mo na COVID na talaga. Oo. Oh. Kasi nung nung napansin ko na iba yung pakiramdam ko, tapos parang mugnutin, nakakairita, parang gano'n, parang gusto mong ano. 2 days ako nag-absent doon, tapos nagpa-check up ako ng 1 day bago ako mag-holiday ng 2. Sabi ng doktor, magpa-swab test ako kasi ang taas ng ano ko, lag-lag ko, nagpa-check up ako. 39 point something, ang taas. Sabi ng doktor sa akin, magpa-swab test nga daw ako. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa. Kasi anong ginawa mo? Wala lang. Parang sabi ko, Dok. So, ibig sabihin, sa doktor, ibig sabihin may mali ka na din doon kasi correct. Hindi mo sinunod yung sabi ng doktor. Hmm. Which is, syempre, yung doktor ang nakakaalam. Kasi nga, kaya hindi ko sinunod. Alam mo kung bakit. Alam niyo kung bakit. Kasi nga, natatakot akong malaman na positive ka. Ang okay. Isip ko sabihin, parang kakayanin. Kasi, engineer. Oo. Parang natatabi ko, lagdat na naman to, kayang gamot to. Pero naka-ilang take ako, hindi pa rin. Yung papasok na ako ng, kung binigyan ako ng doktor ng 2 days, sabi niya, kung hindi ka pa rin talaga magaling, magpa-swab-test ka na. Eh tamang-tama, doon sa kampanya pinapasokan ko. Pagpasok ko, kinabukasan, kailangan magpa-swab-test ka. Lahat kami. Ako na damay din. Okay. Ngayon, kinabukasan, Friday, sabi ng message yung hospital na yun, positive nga daw ako. Natakot naman ako. So, nung nalaman mo positive ka, ano agad yung pumasok sa isip mo? Ano yung naramdaman mo? Pero, siyempre, napaparoon ko nga sa mga balita, sa mga social media na marami nga namamatay dahil sa COVID na, dahil sa COVID na nga yan. Dahil sa bacteria na nga yan, natami na bata na namamatay. So, ako, hindi ako naging kampante. Nakikiro ako. Yun, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko lang kasi ang hirap. Ang hirap talaga magka-COVID test. Sobra. Dahil mag-isa ka lang. Correct. Tapos walang mag-aasikaso, walang pagkain. Nung nalaman mo na, ayun nga, na sinabi mo na nagka-COVID ka na, na-receive mo na yung message, positive ka, pinaalam mo ba agad sa family mo? Ay, sa hindi. Mga kaibigan mo? Hindi. Kasi nga, mag-worry sila sa aming gawa. Ayaw mo din ma-worry sila ba? Kasi kasagsagan talaga ng COVID. Okay. Diba? Ano dapat yung mga gagawin nilang hakbang para hindi sila matakot kung sila man ay positive? Correct. Tama yung tanong mo sa akin. Ang una-una, siyempre, unang-unang ama. Pag nagtaroon ka na niyan, siyempre, sinong unang-una mong tatawagin? Diba ang ama? Siyempre, ang pag-iingat, sana huwag lalo mananalangin. Mananalangin ka, may ng mga kailangan mo sa ama. Kasi lahat naman ng kailangan natin sa ama natin. Kahit anong kasalanan mo, kahit anong ginagawa mong kasalanan sa ama pa rin natin. Tapos pangalawa, yung pag-iingat, yung pinunta ng maraming tubig. So, ayun yung mga ginawa mo? Oo, tapos pa, kumain ka ng tama, tapos saka dapat ako yung positive mindset. Saka dapat yung nga na lalakasan mo yung loob mo. Kasi mga besh, base din sa mga kaibigan ko nagkaroon ng positive na experience sa COVID. Pag hindi malakas ang loob mo, may possibility na talagang Babagsak ang katawan mo, mawawala ka sa mundo. Kaya dapat nilalabanan mo talaga. So, ganun ba yung ginawa ko? Yan ang ginawa ko. Time na, alam mo yun, yung wala ako sa sarili ko. Tumawag sila sa akin, tumawag si Beth, Edward, at si Beth Balong na, kamusta ka na? Yun yung mga nagpapalakas sa'yo, alam mo yun? Yes, yung mga ganung bagay lang. Isa yun sa, ano talaga, isa yun sa way para mas lalong lumakas yung loob ng mga taong positive talaga. Kasi, ano lang, kumbaga, mag-send lang tayo ng message or tumawag lang tayo, di ba? At least, same lang din naman yung sinasabi ni Best Vicky na talagang ayun yung dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban sa COVID talaga. Yung time na nagkaroon siya ng corona. Saka ang pinakamera, Best, alam mo, yung wala kang kasama na parang wala kang yung walang mag-aasikaso sa'yo. Nandun ka na ba sa point na mag-isa ka na lang dun sa kwarto mo tapos meron kang COVID, parang gusto mo nang
mag-give up. Ayaw mo na. Parang sabi ko, kaya ko pa ba to? Kasi, yun, tama yun. Kasi nilalagnat ka na. Unawalan ka na ng panlasa. Masakit yung ulo mo. Dumating ba sa point na parang, kaya ko pa ba to? Ayun. Alam mo lang. So, yung una, oo. Pero nung napagtanto ko na labanan mo lang, tapos yung may nagmamalanga sa'yo, paparala, Ricky, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kasi makasakit ka, gano'n. Kailangan tibahin mo yung luto mo, tapos mag-ipasin ka lang sa lahat ng bagay. Mga gano'n ba? Ginawa ko yung best para lang, para maano ko yung sarili ko na, kasi wala akong kasama dito, kami ako lang. Ang hirap. Sabi ko, wala ka na magulang. So, anong natutunan mo sa nangyari sa iyo? Alam mo kasi ang COVID hindi naman porket malinis ka, madumi ka. Nandiyan 'yan eh, kailangan labanan mo lang 'yung pangatawan mo, kailangan maging malakas 'yung immune system. Kasi kung hindi malakas kahit na sobrang linis mo o sobrang kalat mo, ganun talaga. Tatapuan ka. At syempre, 'di ba, isa sa mga key point is 'yung mananalangin tayo, di ba? Yun ang pinaka-importante. Kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, like, yung syempre, sa karamdaman, di ba? Pinaka-mahalaga yan, kumbaga, pinaka-sandata talaga natin. Pero guys, hindi pa ka nagka-COVID, no? Hindi pa. I-try nyo kaya. Thanks, Tara. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Wait, pero kung, lang, hindi, pero kung magkakaroon man, syempre, dapat talagang, ano, maging malakas yung loob natin. Oh. Saka yung pananampalataya natin dapat mas lalong maging matatag kasi syempre ang magiging kakampi mo lang dito is yung sarili mo saka yung nasa taas talaga. Tama. Yun ang pinaka-importante. At sa pagkakaroon mo ng ano, kumbaga binigyan ka ng second life, aral mo na po ngayon. Second chance or aral, di ba? Kasi ang importante, kung nakaganyan naman, basta huwag ka lang talagang ihiwalay sa mga bagay na binibigay sa'yo. Alam niyo na yun kung ano yun. Ano yun? Siyempre ang Panginoong Diyos lang. Diba? Kahit anong gawa mo, basta importante sa kanya pala lumapit. Kasi siya din ang makakatulong sa lahat ng bagay na kailangan. COVID ko lang pinipili. Mayaman ka man, mahirap, bata, matanda, bakla ka man o tomboy. Walang pinipili. Lahat talagang, alam mo yun, pwedeng tamaan. Kaya talagang doble-doble dapat ang pag-iingat natin. At hindi natin alam talaga kung anong mangyayari pa sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo dahil nga dyan. Kahit sabi nga nila, di ba, parang minsan nakakapagod na. Oo. Ano sabi mo kayo na walang mayaman? Kung mayayaman, kung alam nyo na, bigay nyo na. Pumahagi naman kayo. Di ba, kahit mayaman nga at marami ng pera, di ba, yung iba namamatay pa dahil nga sa ganyang COVID. Saka yung stress, labanan natin. Kasi lagi yung stress na yan, nandiyan natin. At maaari. Ako, guys, bumutin ako pero nilalabanan ko pala. Paano mo nilalabanan siya? Yung parang sinusuntok-suntok mo siya. Hindi, yung parang pinipigilan mo. Pasensya. Paano yung Beshi? Beshi, may ganun siya. So, sabi ko lang sa inyo, mag-iingat lang kayo na maging open-minded kayo sa lahat. Kung alam nyo na ang sinisipon kayo o inuubo kayo, inuman nyo na agad ng ano yan. Gamot. Or kung hindi naman, magpa-check up na kasi kayo. Yes, yun naman ang ano, huwag na masyadong. Pag sinabi, bawal lumabas, at pag minararamdaman na kayo, yun, magpa-check up na kayo. Hindi yung nasabihin nyo pa, hindi kaya ko to, ganyan. Pero kung hindi naman kaya ng katawan nyo, so useless din mga besyo. Talagang dapat doble-doble ang pag-iingat natin. So ayun, so nabigyan tayo ng insight ng ating besh about sa kanyang COVID story. So sana meron tayong napulot na aral doon. At lagi ko din naman sinasabi sa inyo na kung ano may mga nararanasan natin sa ating buhay, dapat mas lalo tayo naging matatag. And dapat laging good vibes lang tayo. Kasi dahil, alam mo yun, ngayon iba na yung panahon eh. Puno na tayo ng stress sa mundong to. So, dapat hindi tayo magpaka-stress.
syempre ang pinaka importante, pinaka magandang gawin natin lagi is maging matatag tayo lagi sa pananampalataya natin sa Diyos. Yun ang pinaka importante. Sobrang saya ng banding namin at may natutunan kami sa isa't isa at hindi namin namalayan na ilalagay na pala ang kangkong para sa sinigang na baboy. Pero luto na siya mga besh, kain tayo. Maraming salamat. Siguro dito na mag-i-end ang ating vlog. So lagi kong paalala pa rin na mag-iingat pa rin tayo mga besh sa ating ginagawa sa buhay. At syempre alam nyo naman, pataas na ng pataas ang cases natin. Hindi lang dito sa UAE, kundi sa ibang bansa. Ingat pa rin at syempre the best, inom lagi tayo ng tubig dahil alam nyo na ang tubig, di ba? Pinaka-importante yan, di ba? Don't forget to like, share, and sana may natutunan kayo sa aming onting chikahan lang din naman. At ito na nga, maraming maraming salamat po ulit sa lahat and paalam na besh! Bye!